Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. O Diyos, Ikaw ang aming Diyos na sasambahin at paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming pupurihin at wala nang iba. Mga kapatid, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilaga ang iyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang magkakaloob ng kapayapaan sa ating buhay. Tayong lahat, ang Diyos ng buhay at kasaysayan, ang tanging pupurihin sa tuwi-tuwi na, sapagkat tanging siya lamang ang tagapagligtas at matibay na muog na ating kanlungan. Tayo ay narito ngayon upang sambahin ang Diyos ng kapayapaan at katuwiran. Narito rin tayo upang buksan ang ating mga puso at mga palad sa pagtanggap ng kapayapaan na ipinagkakaloob ni Kristo. Tayong lahat, tayo ay naririto upang ipaayag at ipamuhay ang kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Tayo manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyong mga pagpapala
at pag-iingat sa bawat isa sa amin sa nakalipas na isang linggo. Pagpalain nga po ninyo ang aming pananambahan sa umagang ito, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu. Pumagitna po kayo sa amin ngayon, aming Panginoon, upang maranasan namin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong kalakasan taglay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy po ninyong pag-iingat at pagliligtas sa bawat isa sa amin na kung saan, Panginoon, ay patuloy niyo pong iparanas sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming bayan, ang iyong pagpapagaling. Salamat din, Panginoon, sapagkat patuloy niyo pong iniingatan ang mga senior citizens, mga may comorbidities, maging ang mga kabataan, Panginoon, na patuloy niyo rin pong lingapin. Sa aming pagdulog sa inyo, Panginoon, aming patuloy na idinadalangin ang kalagayan ng aming bansa na kung saan, Panginoon, ay patuloy niyo pong bigyan ng pag-asa, lalo tigit ng kapayapaang nagmumula sa iyo sa mga nakakaligalig na mga nangyayari sa aming bayan na aming naranasan at nararanasan. Sa patuloy po naming pagsisikap ng pagsasama-sama bilang isang iglesia mula sa aming mga tahanan, sa pamamagitan ng pagsamba, Panginoon, pagpalain at puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Aming ding idinadalangin, Panginoon, ang ibang iglesia na nagsasagawa ng mga ganitong pagsamba. Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo nga pong pagpalain din ang bawat mga pagsamba at gawain ng bawat iglesia nito. Dinadalangin ko rin pong patuloy ang iyong pangunguna sa aming pamahalaan sa mga taong lingkod mo, Panginoon, na pinili mo na siyang manguna sa pagsasagawa, pag-aaral, na mga guidelines and protocols kaugnay ng COVID-19 pandemic.
Nawa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng gawain ito, kayo po ang patuloy ding mangusap sa bawat isa amin mula sa mensaheng ibababa nyo para sa iyong mga anak sa umagang ito. Lahat ng ito'y aming dalangin sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa Isaiah 26, verse 1 to 4. Sa araw na iyo'y gento ang aawitin ng Juda. Matatag ang ating lunsod. Hindi tayo maaano. Matibay ang muog. Bayang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kabuluhang walang hanggan. Pagpalain mo ang pagbasa ng banal na kasulatan. Times I failed, still your mercy remains. Or should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond. Shine when all else fades, never ending.
justice and grace become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all lives face. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord, my soul. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Hindi po natin maikakaila sa ating buhay ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa atin. Marami sa atin ang hanggang ngayon marahil ay nawala ng kapayapaan sa mga pangyayaring ito. Nalito, nagulumihanan, at higit sa lahat, maging ang pagtitiwala natin sa Panginoon, sa Diyos na ating tagapagligtas, ay parang nawala na rin. Napaka-timing ng paksa natin sa umagang ito, mga kapatid, na kahit hindi ibukas ang ating mga bibig, ay mababanaag pa rin ang ating mga alalahanin at pangamba sa buhay na ito. Sabi ko nga kanina, malaki ang naging epekto sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat iglesia, sa ating pamayanan ng pandemyang ito. Bagamat isang katotohanan, mga kapatid, isang bagay ang hindi nagbago, isang bagay na hindi tayo tinalikuran ng Diyos, ang pangako niya ng kapayapaan. May mga pagkakataon pa nga sa ating mga buhay ay hindi lamang mga natural calamities, lalo ngayong panahon na naman ng mga bagyo, ang ating nararanasan, kundi maging ang mga pangambang tayo mismo ang may kagagawan. Isang bagay ang sana'y higit nating maunawaan sa buhay na ito. Hindi nawawala ang mga bagyo at kalamidad sa ating mga buhay, at dahil na rin dito,
Patuloy nawa tayong bigyan ng karunungan ng Diyos sa pag-unawa ng kanyang mga salita at patuloy na magtiwala sa magagawa ng Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Diyos, nagpapasuri po kami sa inyo sa umagang ito. Anumang masumpungan ninyong posibleng maging hadlang para sa pagdaloy ng mga pagpapala, sinasamo po namin na alisin po ninyo ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga katuruan ay maghatid ito sa amin ng tunay na kaliwanagan, hindi lamang sa aming mga isipan, kundi lalong higit sa mga aplikasyon nito sa amin. Patuloy namin itinataboy ang anumang gawa at kaisipang masama sa aming kalagitnaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hindi pa nga natatapos ang pandemyang kinakaharap ng ating bayan at ng maging ng buong mundo nang dahil sa COVID-19. Mga bagyo at pagbaha naman ang kakaharapin natin at ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa tabing dagat at malapit sa mga gumuguhong lupa. Panibagong alalahanin, panibagong takot at siguradong nakapag-aalis ng kapayapaan sa ating mga buhay. Minsan tuloy, maiisip natin na nasaan kaya ang Diyos kapag may ganitong mga pangyayari? May mga pagkakataon, mga kapatid, na halos hindi natin maunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Nariyan ang physical pain o literal na sakit na sobrang nagpapahirap sa atin. Mga karamdamang parabang sa biglang tingin ay isang kaparusahang galing sa Diyos sapagkat hindi tayo naging masunurin sa Kanya. Nariyan ang isang sitwasyon o pangyayaring we need to make a decision pero napakahirap. Mga problemang pinansyal na lalong nagpapataas ang blood pressure ng sino man kapag walaan ito. Lalo na ngayong nararamdaman naman natin na nalalapit na naman ang Kapaskuhan. At kung minsan mga kapatid, maging sa ating mga panaginip, ay puro nakakatakot at nakakayanig pa rin ang mga napapanaginipan. Ang nagiging resulta tuloy, we became fearful, confused, puzzled, and even doubtful. Kaya tuloy maging sa pananalangin, we find very difficult to pray. Hindi natin namamalayan that we are lost already in the midst or in the eye of the storm of life. Ligaw na tayo, kaya damay na rin ang ating mga pagpapasya. Kaya naman mga kapatid, magandang pag-usapan natin ngayon kung paano tayo magre-response or magre-react sa mga tinatawag nating kalamidad ng buhay. How do we react or response on this what we call calamities? Sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Malinaw po mga kapatid, huwag mabalisa. Usually sinasabi natin, don't panic, huwag magpanic. Madalas ko pong ginagamit ang mga salitang ito sapagkat isang katotohanan na kapag tayo po ay nasa panic mode, mas nagiging worst ang mga susunod na mga pangyayari. Do not worry, yan ang sabi ng text. Isang pangako na punong-puno ng buhay, ang ating mga pag-aalala ay isang kapahayagan na wala sa atin ng Diyos. Wala siya sa ating buhay kung puro pag-aalala ang nilalaman ng ating isipan at ng puso. Subalit, hindi ko naman sinabi na huwag tayong mag-alala. Ang nais lamang po nating bigyan ng pansin at diin sa ating pinag-uusapan ay huwag naman nating pahabain ng pagkahaba-haba ang ating mga pag-aalala sapagkat alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at kinakaharap sa buhay ang mang uri ng kalamidad o pagsubok ng buhay ito.
At kung sa tingin natin tayo'y nag-aalala or doubt sa pangakong ito, tignan po natin kung anong sinasabi ng Biblia sa Mateo 8:26. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y nangangatakot? O kayong kakaunti ang pananampalataya?" Na magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon. Muli mga kapatid, huwag po tayong magpanik. Patunayan nating sapat ang ating pananampalataya para angkinin ang mga pangakong ito ng kapayapaan mula sa Diyos. Pangalawa, kabisado na natin itong verse na to mula sa Proverbs 3 verses 5 to 6. Sabi rito, "Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding, but seek His will in all you do, and He will direct your paths." Kapag mayroon tayong mahalagang pagpapasyang gagawin, mga kapatid, we sometimes feel that we can't trust anyone, not even God. Subalit alam ng Diyos kung ano ang mas higit na makabubuti sa atin. All we have to do is we need to trust Him completely. Hindi po 1/4, hindi po 1/2 or 3/4, but 1 whole, buong pagtitiwala. Huwag tayong basta magtiwala sa mga nakikita ng ating mga mata o naririnig ng ating mga tainga, kundi saliksikin natin ang tunay na kalooban ng Diyos, lalo tigit sa panahong nasa magulo at nakalilitong sitwasyon tayo ng ating buhay. Katulad na lang sa usapin ng pagbabakuna, bagamat alam nating malaki ang maitutulong nito sa atin, subalit nang dahil sa napakarami nating nababasa at naririnig at bumabatikos sa mga bakuna, naapektuhan ang ating pagpapasya. Hindi lamang sa mga gantong pagkakataon, kundi maging sa ating mga trabaho. Hindi nawawala ang mga issues na kailangan harapin kasama ng karunungang kaloob ng Diyos. Hindi pwedeng come what may. O bahala na ang mga nagiging pagpapasyang ginagawa natin sa ating buhay. Hindi na natin makikita kung anong maaaring maging resulta nito at kadalasan ay kapahamakan pa ang kapalit. Kaya nga, magtiwala sa Diyos at huwag manangan sa ating sariling kapasyahan. Sabi nga sa Hebreo 4:16, "Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan." At sa John 14 verse 1, "Huwag magulumihanan," again, don't panic, "ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin," sabi ng Panginoon. Pangatlo, focus on Jesus Christ. Alam po ninyo mga kapatid na kung bakit nagiging mahirap ang buhay ng isang Kristiyano sapagkat nakatuon ang ating paningin sa relihiyon at hindi sa relasyon natin kay Kristo. Pansinin po natin mga kapatid sa usapin na lamang ng paglilingkod sa Diyos na dapat sana'y maging isang malaking pagpapala sa sino mang maglilingkod. Subalit, nagiging isang malaking bagyo o unos sa buhay ng isang mananampalataya ang paglilingkod sapagkat nakatingin tayo sa mga pamamaraan at sa tao. At aminin natin mga kapatid, o hindi, ang gawain na nauukol sa Diyos ay dapat na maging malaking pagpapala sa bawat isa. Subalit, ang katotohanan dito pa sa tinatawag nating iglesia kadalasan, nagmumula ang malaking bagyo ng pagkakaisa. But if every Christian's focus only to Jesus Christ, not on someone else, tingin ko walang magiging problema. Hindi ko naman po sinasabi mga kapatid na basta na lamang nating gagawin ang gusto natin sa loob ng iglesia, kawalang respeto naman po ang tawag dyan. Ang iglesia po ay may tamang kaayusang ang Diyos din mismo ang nagdesenyo nito sa pamamagitan ng mga taong tinawag para sa pangunguna sa iglesia. Ang sinasabi lamang po natin dito, sa Diyos natin ituon ang ating pagsamba at paglilingkod.
at tiyak ang pagpapalang matatamo. Huwag sa tao, hindi po sila perpekto. Nagkakamali rin sila at iniligtas lang din sila ng Diyos. Bagkus sa Diyos natin ituon ang ating paglilingkod, sa ating Panginoong Hesukristo maging ang ating pagsamba upang hindi tayo naliligaw ng landas. Pang-apat, mga kapatid, finally, ano ang dapat gawin sa panahong naharap tayo sa malaking bagyo, kalamidad, pandemya o pagsubok ng buhay? Sabi natin kanina, don't panic. Pangalawa, don't trust our own understanding. Pangatlo, focus. At ano ang pang-apat? Manalangin. Sabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ulitin ko ang sinasabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will direct your paths. Tandaan natin, mga kapatid, anumang pagsubok ang mararanasan natin sa buhay na ito, God is just a prayer away. At anong inaasahan natin mangyayaring kasunod? Siyempre, peace, kapayapaan. Ang presensya ng kapayapaan ay nakabase sa pagsunod or obedience. In the prophetic writings, true peace was part of the end-time hope of God's salvation. At sa New Testament, this is what Jesus says sa John 14 verse 27. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give isn't like the peace the world gives, so don't be troubled or afraid. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin ito. Sa bawat kalamidad na nararanasan, mayroon itong palaging pangako ng kapayapaan kung kay Kristo tayo magtitiwala. At sa katanungang nasaan ang Diyos kapag may ganitong mga pangyayari? Nasa puso mo, kapatid. Hinding-hindi kanya iiwan o pababayaan man. Wala kang ibang gagawin kundi ang magtiwala sa Diyos at hanapin ang mensahe sa ating buhay ng bawat kalamidad na hinahayaan niyang ating maranasan. Sabi nga po ni David sa mga awit 4:8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kung maraming binago o epekto ang pandemyang ito sa ating buhay, mayroong pangako ang Diyos na kailanman ay hindi magbabago at hindi mawawala ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa yugto ng pagtatanong ng sarili kung ano na ang maaari natin maibahagi sa misyon ni Kristo Jesus. Pinagkaloob ng Diyos sa atin ng mga kakayahan upang tayo ay makatupad sa Kanyang kalooban. Patuloy tayong magbigay pugay sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga kakayahang taglay, lakas, talento, handog, pangako at ikapo para sa bukas na ministeryong pinasimulan ni Kristo.
Tayo manalangin ng pasasalamat. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan na nagkaloob sa amin ng kakayahan upang makapagbahagi at makatulong sa kapwa. Pinagkakaloob namin ang mga handog at ikapo na ito kasama ng aming sarili upang hubugin ang komunidad sa iyong kalooban. Sa Espiritong taglay ni Kristo. Amen. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay sumapit sa pagtatapos ng aming pananambahan sa umagang ito. At minsan pa, Panginoon, patuloy niyo pong ipagkaloob sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, na patuloy niyong ipinapangako sa amin sa gitna ng maingay na kapaligiran at sanlibutan. At sa pamamagitan ninyong lingkod, Panginoon, patuloy nga po ninyong ipagkaloob ang inyong mayamang pagpapala sa bawat anak mo. Ang ating pagsamba ay hindi natatapos dito, kundi dapat ay magpatuloy sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga taong hindi nakasusumpong ng kapayapaan.
Nawa ang Diyos ng kapayapaan at pag-ibig ang sumainyo sa paghayo sa sanglibutan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Times I failed, still your mercy remains. Or should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Come to me from me inside out.
justice and praise become my embrace. To love you from the inside out, everlasting, your light will shine when all lives face. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord, my soul. Justice and